re-reviewin natin yung Microtex Tireblack Moisturizing Tire Lotion. So, nabili ko siya sa Handyman, 230 ang price niya. And nakita ko sa ano, yung review. Maganda yung mga review niya, tipid daw gamitin. And yan, makikita natin. So, hugasan ko yung sasakyan ko ngayon. And tatest natin after. Guys, tuyo na yung gulong after ko i-car wash. Yan, i-apply ko siya dito sa Yokohama Blue Earth ko na kabibili ko lang. And then later part sa video, makikita natin yung comparison. Sa later part ng video, makikita nyo yung comparison ng luma. Yung isang gulong ko kasi, yung isang gulong ko ay sa harap. Yung gulong ko sa harap, 4 years na yon halos. And then ito kabibili ko lang 2 weeks ago. And then titingnan natin after ko i-apply nito, ano yung magiging diferensya or diferensya nung paglalagay nito sa brand new tires and do sa medyo luma ko na gulong ngayon. Kasi yun, sabi kasi dito, it serves as tire life indicator. If the tire is expired, it looks clean but no shine. So, later part sa video, makikita natin after ko apply yung lahat ng gulong kung ano yung yun, difference nila kung totoo yung sinasabi. And then, para i-apply, gagamit lang tayo ng foam or any applicator foam. Shake muna natin yung bottle. Ang konti lang. Yan. Papansin nyo guys, no? Tap ko lang sa liwanag. Kulay blue siya. Para siyang conditioner. Well, it condition the tires, kaya nga conditioner. Hindi siya yung kagaya ng iba na parang tubig na malangis ang texture. Ito parang texture ng conditioner na nagagalan sa buhok. And yes, tingnan natin kung gaano kadali siyang i-apply. Kasi yun ang experience ko sa mga dati kong tire block. Na ang hirap niya i-apply. Lagay ka ng lagay-lagay doon sa foam kasi nauubos yung laman ng foam. So ngayon, lagay na natin siya. No? Yan, lagay ko muna siya, spread out ko muna. Dagat ko, then pahit ko lang. So, kapansin nyo agad guys, nagkikintab agad yung gulong. And guys, I tell you, ang tipid niya gamitin. Ang dali niya rin i-apply. Nag-glide easily yung foam across the tire. Wala akong nararamdaman masyadong resistance. Tapos hindi siya oily guys. Hindi oily yung feeling niya. Ayan. Pahid lang. Ayan guys, yung isang run na yun, na-cover ko na halos yung buong gulong. Ayan, ipapahid ko lang siya maigi ulit. Ayan, ayan agad yung resulta guys, ang kintab. Adjust ko yung brightness. Hindi siya sing itim ng ibang tire block. Pero, ano siya, makintab siya enough para, ayan, magmukha siyang malinis lagi. Ayan guys, ang dali niyang gamitin. Ayan, tapos na agad ako halos. Ay, kakalat ko lang maili. Isang pass lang yan. Ang tipid niya gamitin guys, pati. Kita niyo naman yung amount na nilagay ko, dot na dot lang. Kaya kahit kada car wash mo siya gamitin, hindi siya ano, magastos gamitin. And sabi dito, dry tires need to apply twice. First, cleans and condition. Second, shines and protects on succeeding, use apply once. It serves, ayan. So, meaning, pag bagong lagay itong tar block, patuyin lang natin saglit, mag-a-apply ulit tayo ng second. And then sabi, sa mga succeeding na paglalagay, we only need one time, ano, pahid na lang. Hindi na yung dalawa. Yung first time lang yung kailangan dalawa.
So, dahil first time to, once napahit ko yung second run, papakita ko sa video yung ano, itsura, okay? Tapos ko na siya apply ng second coat. Papansin nyo, sobrang itim niya, no? Yan. Shiny siya kahit papano. Though hindi siya sing wet look ng ibang Tireblack. Pero ito, good enough na para sa akin to. Kasi iba masyado namang makintab eh. Na yung iba, kinakapitan ng alikabok agad. So, baka natin halagyan ng Tireblack. O nagkalagay tayo ng something sa gulong, kagaya nito. Isa to sa mga exposed sa araw. At isa sa mga neglected na part ng sasakyan natin. Well, actually, ito nga dapat yung inaalagaan na natin eh. Dahil ito lang yung ito yung nagko-contact sa atin sa ground. So, mau-protect nyo yung so, yun, yung pinapahid natin gagaya ng Microtex, mapoprotektahan yung sidewall, which is the most sensitive part ng gulong, against cracking. Dahil ito din yung exposed sa araw. Yan, para ma-extend natin yung buhay ng gulong. Kasi once ito nag-crack or nagbitak-bitak, hindi na safe gamitin yung gulong. So, abangan nyo after nito. Titingnan, gagamitin ko ito ng 1 week. Araw-araw ko ito ginagamit. Tingnan natin yung resulta kung gaano katatag tong Tireblack sa araw-araw na gamit. Tingnan natin yung result ng Tireblack, ng MTX Tireblack after 1 week. So, ito yung bagong bili ko na Yokohama Blue Earth. Kung mapapansin nyo, makintab pa rin siya. Yan, after 1 week na araw-araw ginagamit. So, sulit na sulit siya. Masasabi ko na andun pa rin yung ano niya, yung pagka-smooth niya. And makintab pa rin siya sa actual. And sabi dito sa instructions sa likod, it serves as tire life indicator. The tire is expired, it looks clean but no shine. Andun sa isa kong video yung pagkabit nito. So ayan. Ayan siya. And then, etong 4-year-old na Bridgestone potensa ko, mapapansin nyo, malinis siya. Pero hindi siya sinkintab nung Bridgestone, yung isa ko sa likod, yung Bridgestone, yung isa ko sa likod, yung Yokohama. Ito pa yung stock tire niya. Tama yung sinabi doon na it serves as tire life indicator na pagka medyo luma na yung gulong, hindi na siya makintab. Malinis siya pero hindi na siya makintab. Back dito sa bagong kabit ko na gulong, makintab siya pero masabi ko hindi siya ganun kakintab kagaya nung ibang brand. Pero good enough para sa akin. Tsaka sa murang price na 230 lang. Yung ginamit ko rin siya sa Continental Race King na tire ko sa mountain bike. Mapapansin nyo, malinis pa rin siya. Kahit araw-araw ko ginagamit yan. And ayun, mapapansin nyo, malinis siya pero hindi ganun kakintab. Kasi 5 years na yung gulong na yun. Ayun guys, sulit na sulit.